Today, pagkwentohan naman natin si Madeline. Madeline. Balita ko kasi masarap yun. So, una, kung wala kayong ganitong baking pan, okay lang. Basically, yung Madeline na base ay battery cake lang. So, pwede nyo ito magawa sa cupcake pan o any molder na may design. So, ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang ng grease, ng shortening, pwedeng butter, yung inyong baking pan. Tapos, nilalagyan ko yun ng dust ng flour. Pilmico flour, syempre. Para pagka binibake na natin yung ating cake, aalsa siya, hindi lang siya dudulas dahil dun sa shortening na nilagay natin. So, after nyan, meron ako ditong 1 cup ng butter. Medyo sablay ako dito dahil dapat minelt ko na to kanina pa para malamig na siya kapag ginamit ko. Pero, wala, gusto ko kasi pakita sa inyo yung buong process. So, minelt ko lang yan sa low fire. Tapos, habang nagme-melt yan, maglalagay ako dito sa bowl ng 4 na pirasong large na itlog. 1 cup ng white sugar, 1 teaspoon ng salt, and then nahaluin natin yan ng bonggang-bongga. Hahaluin natin to hanggang halos matunaw na yung sugar, tapos mag-i-insert tayo dito ng air kasi kaunti lang yung baking powder nito, yung leavening agent nito. So, yung egg nito, yun yung magpapa-alsa sa kanya, tsaka yung temperature ng ating oven. Kapag ka napakapanyong tunaw na yung ating sugar, isisift na natin yung 1 teaspoon natin ng baking powder, 1/4 cup ng powdered milk, optional, pero masarap kapag may powdered milk, mas malinamnam. And then, 2 cups ng cake flour. Yung cake flour natin, nasa 120 to 130 grams per cup. So, 240 to 260 grams. So, isisift lang natin yan, and after nun, haluin na natin siya. Kapag ka nahalo natin yan, medyo makapal yung butter natin. So, this time, maglalagay na tayo ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Emul ko yung ginagamit ko kasi ang bango-bango nito. And then, maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup o isang peraso ng juice ng lemon. Pwede nyo rin gamitin dito yung zest, pero ayakong masyadong, yung nagigibabaw masyado yung lasa ng lemon. O kaya, pwede rin ng orange juice o kaya calamansi juice. Kapag ka calamansi juice, mga 2 tablespoon lang. So, after nating mailagay yung ating lemon, ibubuhusan natin dito yung ating melted butter. Makikita nyo dito sa video na sobrang labnaw ng ating butter. Yun yung pagkakamali ko kasi nga, nilagay ko siya ng mainit pa. Katutunaw lang natin eh. Pero, kung nilagay nyo yan ng malamig-lamig na yung butter nyo, hindi yan ganito kalabnaw. So, pero okay lang yan. So, para umalsa siya na mas maganda, i-rest natin to for 20 to 30 minutes. Hindi kailangan ilagay sa ref, dyan lang sa room temperature. So, pag na-rest na natin yon, magpipreheat na ako ng oven. So, isiset ko yung temperature natin to 200 degrees Celsius. And, maglalagay na tayo sa baking pan natin. Ang ginagamit ko dito ay 1/4 na measuring cup. Pero, hindi naman natin uubusin yon. Less than 1/4 cup yung lalagay natin dito. Huwag natin kapunuin kasi aapaw kasi yan kapag sobra-sobrang puno. Yung sakto lang para makuha natin yung perfect na sukat ng ating molder. So, hinati ko yan. And dito, pwede kayong maglagay kasi dito ng iba't ibang flavor. Canned fruits. Itong nilalagay ko dito ay dried mangoes yan. Pero, binabad ko siya sa tubig na may lemon para ma-rehydrate. Tapos yan, chinap ko lang and then ilalagay natin. Pwede kayo maglagay nga dito ng mga candied o kaya cranberry o raisins. Basta pagka dry lagi yung ilalagay nyo, mas maganda para moist pa din yung makakain yung mga palaman. Ibabad nyo ng kaunti sa tubig. So ayan, ilalagay ko lang to hanggang sa mapuno na natin yung ating mga molder. And then isasalang natin yan. And pagkasalang natin, bababaan to yung temperature 280 degrees. Medyo sablay tayo dito ng kaunti. Makikita nyo, yung oven ko, ang malakas sa temperature dyan ay yung dalawang nasa gitna. Yung taas at baba, medyo mababa. So, pagka hindi mo na preheat ng maganda yung oven mo, makikita nyo yung dalawang tray natin na nasa baba at sa taas. Hindi siya masyadong nag-alsa. So, again, check your oven. Dapat tama yung temperature nyo bago kayo magsalang. Bakit ganun? Kapag ka nagbibideo ako, lagi meron akong sablay. Ewan ko ba? So, ito na nga. Nag-chop na ako ng chocolate. 250 grams. Ima-microwave ko lang to, pero pwede nyong tunawin to kung anong paraan ang gusto nyo. So, ganito ako pag-microwave ng chocolate.
Siniset ko yan ng nasa 1 minute, pero may maya akong bukas, halo. Bukas, halo, hanggang sa makita ko na kaya ko na siya tunawin sa paghahalo lang. So, ganun lang para hindi tayo masunugan. And then, kapag nakikita kong medyo makapal pa yung chocolate natin, maglalagay ako dyan ng kaunting-kaunting oil. Dito nilagay ko nasa 1/2 teaspoon lang. Para lang madali siyang ibuhos. Hindi siya ganun kalapot. So, ayan. Ito yung molder pa rin natin ng Madeleine. Lalagyan ko lang yun ng chocolate. Nagkakaunti lang. Mga tigto 2 teaspoon lang. Ganun. Tapos, kailangan nating i-spread yan. So, ang ginagawa ko, ganito. Iniikot-ikot ko lang siya hanggang ma-spread. Pwede nyo naman gamitan ng brush. Pero, mas madali ito eh. Huwag nyo sanang isipin na galit ako habang nagtuturo. Hindi naman. Masaya ako niyan. Ganyan lang talaga yung mukha ko. Ganyan lang talaga yung hulma niyan. Lalo na pag nagtatrabaho, kaya pasensya na. Pero masaya ako. Parang mas mahirap naman yung tawang-tawa ka habang may ginagawa ka. Tapos pag nakita ka na ibang tao, edi, wala, ma-i-chismis ka pang baliw, edi mas mahirap. So, yan. Nakikita nyo. Inaano ko lang, kinocover ko ng chocolate yung buong surface ng ating design. Yung parang clam. Pag okay na, ilalagay na natin yung ating mga Madeleine. Ilalagay ko to sa freezer, pero kung hindi kayo nagmamadali, mas maganda kung ilalagay nyo lang to sa ref para hindi siya magkaroon ng condensation. Kailangan bago nyo tanggalin dun sa baking pan tong mga ito, dapat set na talaga yung chocolate. Kasi pag hindi, hindi nyo yung marirelease ng maganda. Hindi nyo yung marirelease ng makinis. So yan, ilalagay ko siya sa aming freezer. Mga 10 minutes lang, okay na yan. Kasi sa freezer na eh. So, para dito naman sa ating mga flat na walang nipple na Madeleine, na meron lang ako ditong 1 cup ng powdered sugar. And then, titimplahan ko lang yan ng kaunting-kaunting gatas. Siguro mga nailagay ko dito, mga 2.5 tablespoon. Pwede rin lemon, kaya lang mango flavor nga to. Pwede rin ang gatas, pwede rin ang tubig. Tapos yan, pwede nyong i-pipe, pero mas madali yung i-dip. Kung katulad ko kayong adalantada at gusto laging mabilis, pwede nyo tong ipasok sa oven for 1 minute para matuyo agad. Pero kung i-leave nyo lang yan ng ganyan, matutuyo at matutuyo. Madadry yung ating glaze. So, ito na yung ating chocolate. Makikita nyo, madali lang siyang i-release. Madali lang siyang tanggalin dun sa ating pan. Kasi set na yung chocolate and makintab siya. So, ayun na. Tapos na yung ating Madeleine. Ayun na yung kwento ni Madeleine. Charot. Ang texture nito, malambot na malambot. Hindi to dry, moist siya. Basta tama yung pagkakagawa. Nakalimutan ko sabihin, yung baking time nito is nasa 7 to 8 minutes lang. May magtatanong ng costing, tsaka kung magkano yung benta. Iba-iba yung ating ginagamit na ingredients, na brand. Iba, ako, wholesale ako bumili, so nahihirapan talaga ako magbigay ng costing. Kaya, kayo na yung bahala doon sa costing. Para malaman nyo rin kung magkano nyo siya pwedeng ibenta. So, yun ang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan nyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito bang mga lutong tinapay. Bye-bye! Subukan nyo naman to please para hindi sayang yung effort ko. Tingnan nyo, mukha na akong baliw dyan. Wala kasi kumukuha sa akin. Ako lang kasi talaga yung kumukuha, nagbibideo, tumututok. Kaya yan, pagkapatid pang thumbnail ko, yung ginagawa ko. Huwag nyo akong i-unsubscribe, huwag nyo akong i-unfollow, please. Naghanap buhay lang. So, yun lang. Have a good day. Bye-bye!